Happy birthday, Prof. Guido David ng Octa Research Group. Maraming salamat, Henry, at magandang umaga. Maraming salamat sa greetings. Sana naman yung birthday gift sa akin eh magsimula nang bumaba ulit yung bilang ng kaso ng COVID. Oo nga, birthday gift para sa ating lahat. Pero tumataas daw, Prof. At tama, tumataas. In fact, yung positivity rate ngayon sa Metro Manila nasa 14.3% na tumataas yung positivity rate. Ang ginagamit nating basis ngayon, yung positivity rate, kasi konti na lang nagpapatest. Pero yung positivity rate, it's still an indication na kumakalat yung infection. Nationwide, nasa mga 14 plus percent din yung positivity rate. So sa alam natin, yung totoong bilang ng infections mas mataas pa kaysa doon sa nare-report ng Department of Health. Yesterday, umabot na nga tayo ng 858 at baka umabot na rin to ng 1,000. Pero ang estimate ko, it could be 10 to 20 times higher than the reported numbers. Oo nga, kasi marami ngayon pag merong symptoms, nag-a-isolate na lang mag-isa, hindi na pupunta sa ospital. O kaya, ang problema, yung iba, dinideny nila na meron sila at nakakahawa pa. Yun nga, mahirap eh. Pero base dito sa ano, nakikita natin, itong bagong sub-variant na posibleng kumakalat na sa bansa natin, yung Arcturus, may isa siyang symptoms na medyo mahirap itago eh. Ito yung ano, conjunctivitis or itchy eyes or sore eyes na parang namumula yung mata. So ako, kung may makita akong namumula yung mata, baka hindi mo na ako lalapit sa kanya kasi isa ito sa symptoms ng ano, yung bagong sub-variant. At may mga kilala ko na ano, nagsabi sa akin, meron silang ganito, nag-positive sila for COVID at meron silang symptoms. Nasa NCR itong mga to. So I think kumakalat na rin dito talaga itong bagong sub-variant. So itong bagong variant na ito, kasama sa symptoms yung pamumula ng mata. Eh, ang problema niya, summer ngayon, usually pag summer, marami nagkaka-sore eyes. Yan nga yung ano, problem, Henry. Hindi natin malalaman kung sino may sore eyes at sino may COVID na may sore eyes. Kasi ito, sinabi ko nga, bagong symptom siya ng Arcturus na sub-variant. Pero meron ding ano, mga luma ding symptoms. Yung isa kong kilala, no, wala siya ng basa. Yung isa naman, may fever, may body ache, sore throat, headache. May diarrhea pa nga, diarrhea kasama sa symptoms na nararamdaman nila. So siguro kung marami silang nararamdam na symptoms, may flu-like symptoms, tapos may sore eyes, medyo ako, suggestions ko kung pwedeng magpa-test sila or mag-antigen test para medyo malaman nila kung may COVID sila. Kasi syempre, ayaw naman nating ikalat ito sa mga tao. Hindi naman tayo nag-recommend mag-higpit or magtaas ng alert level. Pero syempre, pag-iingat, andyan pa rin dapat. Oo. Kasi marami na ngayon, lalong-lalo na ngayon, hindi required yung face mask. Voluntary na, no? Sa mga public places. So, at hindi lahat. Yung tanong ko, Prof, siguro, no? Gaano kataas ba yung nagpa-booster? Gaano ba karami yung nagpa-booster o nagpa-nagpaturok laban sa COVID-19? At kasi pag wala kang vaccine eh, di mas madali kang kapitan. Maganda tanong yan, ha, Henry. Yung ano nga, booster coverage natin, sa alam natin, medyo bumagal na talaga. Nasa mga 20% lang ng population. At may mga ibang areas na mas mababa yung ano, booster coverage. Pero kanina lang, na-interview ako ni ano, ni Senator Tolentino, at ang sinabi niya, on the ground, sa ibang areas, tulad sa Pangasinan daw, konti lang nagpa-booster kasi wala daw supply. Ito yung nakakapagtaka na bakit hindi umabot sa ibang areas. Ang dami nating supply ng mga vaccines at ng mga boosters. Ayon din sa survey namin, tinanong namin yung ano, interest sa ano, at least sa bagong
bakuna, yung bivalent na wala pa, na hindi pa dito na re-release, eh mataas yung ano, maraming may gusto magpa bivalent na booster or vaccine. So pero yung numbers natin as it is ngayon, mababa, 20% lang yung first booster. I think second booster mas mababa pa, baka 10% lang. So isa rin yung factor kung bakit tumataas din yung bilang ng kaso at nagkakaroon ng hawaan dahil sa waning immunity. Bumababa yung antibody levels natin, humihina yung ating immunity, kaya mas madaling kumalat ulit yung virus. Meron ba kayong bilang, Prof, doon sa mga regions na merong mataas na bilang ng COVID infections? A few days ago, medyo nagkaroon ng problema yung data drop. Pero sa nakikita namin ngayon, Henry, sa aside from NCR, sa ano, sa Calabarzon and Central Luzon, talagang tumataas na rin yung positivity rate at yung cases. Ganon din sa Central Visayas at sa ibang bahagi ng Western Visayas. Sa Mindanao, medyo pababa na. Nakita natin ito ng pagtaas several weeks ago, pero medyo nagsastabilize na. Although sa Davao del Sur, I think meron pa rin, medyo mataas pa rin yung cases and yung positivity rate. Ganun din sa Bicol regions. Pero yun nga, ito, most likely, kakalat din ito sa mga northern regions, sa northern Luzon, at sa iba pang bahagi na hindi pa masyado mataas yung positivity rate. Hindi kaya isa rin factor kasi nung Holy Week nasa labas lahat ng tao eh, crowded lalong-lalo sa mga probinsya. Hindi kaya ito rin ang isa sa dahilan na medyo nag-spike ngayon yung bilang? Factor din talaga yung mobility and yung sinabi na nga natin na decreased compliance sa health protocols, although hindi na mandatory yung health protocols. Pero last year, kahit hindi na siya mandatory, marami pa rin nagsusot ng face mask, especially indoors. Pero ngayon, napapansin ko pag ibupunta na ako sa malls, medyo nabawasan na. I think parang less than 50% na lang nagsusot ng face mask sa loob ng establishments. Last year, sa observation ko, parang mas mataas pa siya, mga 60 to 70% pa. So, isang factor yung mobility na yung mga tao nag-travel. And hindi naman natin pinipigilan yung tao mga mag-travel at mag-bakasyon. Yun nga, ang sinasabi lang natin, reminder lang, pag-iingat lang. So, factor din yung mobility, factor yung waning immunity at yung low booster uptake. At factor din, syempre, itong, yun nga, nabanggit natin, may bagong sub-variant na sa paniwala ko ay kumakalat na din dito sa bansa natin. Yun nga eh. Siguro dahil kailangan talagang buksan yung ekonomiya. No? Siguro yun yung factor. Eh. Niluwagan na talaga eh. Kahit yung face mask eh. Para, well, siguro maging kampanye na rin na tayo na lumabas, gumasta, makapagtrabaho, tumaas naman ang production, etc., etc. Pero, well, ika nga, ito yung price we have to pay. Yes. And priority naman yung economy sa ngayon, Henry, kasi talagang nabugbog yung economy natin noong 2020-2021. Pero we don't have to necessarily pay the price kasi, ibig sabihin, andyan pa rin naman yung face mask. Pwede naman tayo mag-ingat. Eh. Hindi naman yan, hindi naman sinabi ng ating administration na huwag na tayong sumunod sa health protocols. Nasa option na rin natin yan. And especially sa mga ibang areas na actually may mga establishments, mga hospitals, they can still require yung face mask talaga. And they do require. And ganoon din sa public transportation na pwedeng i-require yan or gawing i-implement at least yan. So, prerogative nila yan. So, ako naman, yun nga, kahit optional, sundin lang natin health protocols at this time. Ako, kung ano yung ginagawa ko personally ngayon dahil tumataas yung positivity rate, pag nagpupunta ako sa outdoor places, sa mga establishments, nagsusot ako ng face mask, umiiwas ako sa mga crowded areas. At ganyan din yung i-advise ko personally sa mga friends ko. So ganyan din i-advise ko sa public, sa mga nakikinig, lalo na sa mga seniors at may mga may comorbidities. Yung mga mas madaling tamaan ng ano ng COVID, yun nga, pag-iingat lang kasi health is wealth. Yes, yes. So sakali dapat ba ibalik yung mandatory na pagsuot ng face mask para na lang maiwasan kasi remember Prof, last time
na medyo naging kampante, kaya kumalat ng kumalat ito yung kasagsagan ng COVID, ano? Ang sinasabi na, sana kung nakaiwas na, gumawa na ng paraan habang tumataas pa lamang, hindi pa ganun kataas. Eh ngayon, medyo may indication kahit papaano na, well, may indication tumataas eh. Hindi ba dapat ibalik na rin yung face mask? Well, hindi naman dapat nawala yung face mask. Yun nga, syempre, dahil hindi na siya mandatory, mas konti na yung... I mean, mandatory o dapat? Right. Ako personally, hindi naman ako naniniwala na kailan gawing mandatory ito. Kasi in the same way, kunyari, may thunderstorm, i-advise natin yung mga tao na magdala ng payong, pero hindi naman natin pwedeng or gagawin mandatory magdala ng payong yung mga kababayan natin. So ako paniwala ko na after more than three years of the virus, alam na natin yung mga kailangan natin gawin. So akong advocacy ko, Henry, is yun nga, yung awareness, bibigyan natin information ng mga kababayan natin para alam nila yung gagawin nila. Ako, i-recommend ko na mag-suit sila ng face mask, lalo na yung mga mga seniors may comorbidities, pero yung mga ibang tao na kung ayaw nila talaga, sa akin may option naman nila yan, basta tayo ang isipin natin, yung intindihan natin yung sarili natin, na ano yung the best way na maprotektahan natin ang sarili natin. Right, oo, para na lang sa atin, ano? Actually, tama kayo, no? hindi na kailangan mandatory, alalahanin nyo na lang yung sarili nyo. Yes. Eh pag iniisip niyo yung sarili niyo, yung babalikan niyo sa bahay niyo, uuwian niyo sa bahay niyo, eh talaga magpe-face mask kayo para lamang sa inyong mga mahal sa buhay, no? Tama yun, Henry, para common sense lang, 'di ba? Na ganyan, ayaw mong dalhan ng sakit. At itong sub-variant na 'to na bago, kahit na konti lang magiging severe, medyo mabigat din yung pakiramdam. Yung sa mga narinig ko, yung mga nakakuha nitong, yung may sore eyes sila. Hindi lang sore eyes, may fever sila at medyo mas mabigat din yung katawan nila. Kasi nagka-COVID na sila last year, itong mga nakausap ko. Pero itong nararamdaman nila ngayon, mas mabigat pa. So paano na kung hindi naman itong mga seniors. Paano na kung mga seniors yung makakuha, kung mas mabigat pa yung pakiramdam nila, baka it could lead to others na hindi naman necessarily COVID lang yung magiging sakit nila. Mm-hmm. Baka yun lang yung trigger, kasi baka manghina yung katawan nila dahil mas mabigat yung pakiramdam nila. So may mga ganyang factors akong naisip. Kaya ako, to be safe, I recommend to sa mga, yun nga, lalo sa mga medyo mahina yung katawan, mas magdoble ingat tayo at this time. Oo nga, Prof, ano? Ako, marami na rin akong nadidinig na ganyan. At kakilala na actually, nung nagkaroon ng COVID noon, nung kasagsagan, naka-recover sila, pero hanggang ngayon, meron dala silang sakit eh. Naapektuhan yung lungs, yung ibang parte ng katawan na hanggang ngayon, dinadama nila. Yan yung isa sa mga problema with COVID. Kaya hindi natin masasabi na COVID is just like flu. Kasi may mga nagsasabing ganun eh. Parang trangkaso na lang. Hindi. Kasi may long-term effects ito eh. And hindi naman lahat siguro magkakaroon ng long-term effects. Pero meron at least 10%. And ang iba sinasabi up to 30%. Sa US nga, affected yung workforce nila kasi mga ibang manggagawa, nagtatrabaho, hindi sila makapagtrabaho na maayos kasi meron silang persistent symptoms or mga long-term effects ng COVID. So kasama dito, yung iba, shortness of breath or madaling mapagod. So hindi na sila makapagtrabaho kasi madali sila mapagod. Iba naman, may brain fog. So hindi sila makapag-isip na maayos. Minsan parang na-mental block na lang sila bigla, nabablanko sila. So iba yung manifestation nito. Yung iba naman, baka may effect sa puso nila, baka humihina. So yung iba dito, hindi pa natin well understood. Kaya nga ako, mas gusto ko nang iwasan na lang magka-COVID. Mm. I mean, hindi naman na magkukulong ako sa bahay at matatakot ako at gano'n. Hindi naman sa gano'n. Lalabas ako. Pero alam ko naman, pag naglalabas ako at nakasuot na maayos yung face mask ko, protected naman ako eh. At kung updated yung boosters ko, mas maganda yung
protection sa akin. May data ba kayo, Doc, kung ilan talaga sa mga nagkaroon ng COVID ang nakaranas itong sinasabing long-term effects? Henry, sa wala pa tayo masyadong data sa Philippines, sinusubukan natin kumuha. Pero sa ibang bansa, yun nga, at least mga 10%, so 1 out of 10 ay may long-term effects. Pero hindi lang 1 out of 10, posibleng mga 3 out of 10 or 30%. So pwedeng mas mataas pa eh. So minimum, parang baseline pala yung 1 out of 10 eh. Parang at least 1 out of 10 may long-term effects. At iba-iba yung effects nito, hindi pare-pareho. Iba-iba yung long-term effects sa mga tao. At hindi na masabi yung iba, mild lang, wala pa ngayon long-term effects. Baka in the future pa lalabas ito eh. Kasi hindi natin ganun ka alam pa itong COVID eh. Marami pa tayong hindi naiintindihan sa sakit na ito. Pero ang mensahe, Prof., eh mag-ingat pa rin. Nandyan pa rin ang COVID-19, huwag maging kampante. Exactly. Perfect summary yan, Henry. Maraming salamat po, Prof. At nandyan kayo pag lagi namin kayong tinatawagan. Thank you po. Maraming salamat din at magandang umaga at your service. Thank you. Si Professor Guido David, fellow po ng OCTA Research Group.